Umabot na sa higit 200 barko ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ito na ang pinakamaraming barko na kanilang namataan ngayong taon na maaring may kaugnayan sa mga girian sa Sabina Shoal kamakailan. Report mula kay Mar Gabriel. Mula sa 163 noong nakaraang linggo, umabot sa 203 barko ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. 52 barko ang namataan sa Pag-asa Island at 36 sa Iroquois Reef. Pinakamarami naman ang na-monitor sa Sabina Shoal, kung saan may 9 na Chinese Coast Guard vessel, 9 na PLA Navy ship at 53 Chinese Maritime Militia vessel. Ayon naman kay Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito na ang pinakamalaking bilang ng barko na na-monitor nila sa West Philippine Sea ngayong taon. Bagaman hindi raw normal ang bilang na ito, hindi naman daw ito nakakabahala. It's not alarming because this is well within the range of the projection capability of the South Sea Fleet. Ibig sabihin doon, it's well within the numbers of the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia deployed in the South Sea Fleet. But we are monitoring this. Naniniwala ang Philippine Navy na may kaugnayan ito sa ilang insidente na nangyari kamakailan sa Sabina Shoal. Kabilang narito ang magkakasunod na insidente ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. The intent of the Chinese Communist Party is sea control of the entire South China Sea. This will include areas that overlap with the EEZ of the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei. So the illegal presence of the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia is not all in our waters. If you look at the domestic level, domestic situation in the West Philippine Sea, their presence is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Sa harap nito, muling tiniyak ng AFP na patuloy nilang gagawin ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo ng bansa. The AFP will not be hindered in performing its mandate. We will not be deterred. We will continue exercising our sovereignty and protecting our sovereign rights in the West Philippine Sea. Nais kong sabihin sa ating mga kababayan, ang inyong Philippine Navy at ang buong sandatahang lakas ay hindi magpapatinag sa paggawa ng aming mandato upang matiyak natin ang integridad ng ating teritoryo. Katunayan, pinaigting na raw ng Philippine Navy ang pagpapatrolya nila sa West Philippine Sea kasabay ng isinasagawang air surveillance flight ng Philippine Air Force at ang presensya ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.